Magandang araw mga bata sa ika-apat na baitang. Narito na tayo sa ikalawang quarter sa Aralin 4. Ako pa rin yung guro, si Rinaldo B. Balimban. Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa ating kababayan. Narito ang mga halimbawa ng ating mga kababayan na nagmula sa Afrika, China, Japan, sa Amerika, sa Afrika, at sa kawanig naman ng ating Pilipinas. Alam mo ba kung saan nagmula ang unang Pilipino? Ito ay pinagmula na lahing kayumanggay na kinabilangan ng mga Pilipino. Ang iba, pinagmulan ng mga layong Pilipino base sa mga tsorya tulad sa Negrito, maitim, kulot, sarat ang ilong, maliit, nabubuhay sa pangaso at panguha ng bungang kahoy. Sa Indonesia naman, maputi, punat ang buhok, matangos ang ilong, matangkad, nabubuhay sa pagtatanim at pangingisda. Sa Malay naman, kayumanggi, unat, ang buhok, katamtamang ilong, medyo matangkad, nabubuhay sa paggawa ng produkto at pakikipagkalakalan. Sa teorya ng migrasyon, sabi ni Olivier noong 1863 na ang mga Pilipino ay nagmula sa pinaghalong dugo, katangian at kultura ng tatlong lahing dumating sa Pilipinas bunga sa Pandaruyohan. Ang iba naman na teorya na mula sa core population na sabi dito na ang mga Pilipino ay may isang pinagmulan tulad ng mga kalapit bansa sa Asya. Sa teoryang siyentipiko, ang isa sa mga bagong pangkat na sumang-ayon sa pusod na populasyon o core population na naniniwalang ang mga sinuunang Pilipino ay galing sa mga naunang ninirahan sa mga isla natin at hindi sa ibang dayuhan. Sa katunayan, ang mga ito ay dumayo sa makarating isla upang ikalat ang ating kultura sa ibang mga pamayanan. Ang teorya naman ng siyentipiko ay ito ang paniniwalang anyong bakulaw na pinagmulan ng mga tao na nanirahan sa mga yungib libu-libong taon na ang nakaraan at gumagamit ng mga makalumang kagamitan. Yan ang halimbawa ng larawan na tinatawag nilang taong piki. Sa teorya mula sa alamat naman na si Malakas at si Maganda, ang teorya nito sa alamat lumitaw sa kawayan ang isang lalaki at isang babae. Sila ay si Malakas at Maganda na naging ninuno ng mga tao sa mundo. Sa teorya mula sa Biblia, mula sa aklat ng Genesis, sinasabi nilikha ng Diyos ang ika-anim na araw ang mga unang tao. Narito ang mga pangkatitiko sa Pilipinas na nagmula ang mga Pilipino. Nandyan ang Tibuli. Kilala rin bilang Tibuli na Taubili o Tautao. Bili, bunga ng ligaw na baging. Ang iba naman na Tibuli, Taubilil na tinatawag na nakatira sa bundok. Pagsasaka o Sweden, Schlars and Born, pangangaso at pangingisda. Ang mga kasuotan nito ay makulay na kasuotan ng Tibuli, hindi kagaya ng ibang tribo na sinusuot lamang bilang costume ang sobrang makulay na kasuotan tuwing may mga pista at bisita sa ibang tribo. Lumad. Narito ang mga halimbawa ng mga larawan ng mga lumad. Nakasanayan na nila ang pananampalataya o mga ritual. Paggawa ng mga bani, lipa at iba pa. Pagsasayaw, kasuotan at nariyan ang kanilang tinatawag na
kapayapaan. Bago ko tapusin ang aking leksyon nito, magdasal muna tayo para sa ating kababayan. Panginoon, bigyan niyo po matutuluyan at maayos na tulugan ang mga apektado ng mga Ashpol. Bigyan niyo po ng makakain ang mga taong nagugutom sa oras na ito. Bigyan niyo po ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng pag-asa. At sana malampasan namin lahat ang pagsubok na ito. Amen. Bago ang lahat, kung may mga katanungan kayo, base nito sa larawan na tinatawag na traffic light. Una dyan na pula o red, tinatawag na kulong. Yellow naman, ang dilaw ay nakatulubon. O ang pangatlo naman ay tinatawag na berde o green, kung madali lamang ang leksyon ko. Hanggang sa susunod naman na pagtatalakay, sana meron kayong natutunan sa aralin na ito na way malinaw ang mga hakbang na ipinapahihwating sa tungkol sa isang ating kababayan. Huwag pa rin kaligtaan ang mga pinapagawa sa inyo na mga gawain sa module at palagi kayo nakasubaybay sa klase natin sa eClass Online Learning System Platform para sa makabagong aralin. Hanggang sa muli, magandang araw. Maraming salamat. Ako pa rin ang iyong guro sa Pilipino 4, si Gnong Reynaldo B. Balimban.